Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel na ang kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, para sa ating recipe, meron po tayo ditong microwavable tub na tig 750 ml, at nilagyan ko lang po ito ng tig 3 piraso ng custard flavor na cake bars. Ayan. Tapos po, kapag inilagay natin yan dyan, i-flatten lang natin ang bahagya and then isi-set aside na po natin ito. Kapag na-set aside na po natin yung ating cake bars sa isang kasirola, naglagay lang po tayo dito ng 24 grams or ube na menu magic. Ayan. So, ilagay lang natin yan dyan lahat, at maglalagay na rin po tayo dito ng 5 tablespoons of cornstarch. Kapag nailagay na natin yan yung dalawa, yung cornstarch pati yung ating jelly powder, imimix lang po natin ito ng maigi bago maglalagay na rin po tayo dito ng 3 cups of water. So, ilagay lang natin lahat yung ating water and then imimix lang po natin ito ng maigi para po hindi namumuo yung ating dry ingredients dito sa ating kasirola. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na po natin at na-mix na po natin yan, mag-add na rin po tayo dito ng 2 lata na tig 370 ml na evaporated milk, and naglagay rin po pala tayo dito ng ube condensed milk na 380 grams. So kapag napagsama-sama na po natin lahat yung ating mga ingredients dito sa ating kasirola, maglalagay lang din tayo dito at least 1/2 teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. And then, hahaluin nyo na po ito ng hahaluin habang niluluto natin siya sa medium to low heat. So, lulutuin natin yung ating mixture for about 8 to 10 minutes over medium to low heat bago pwede na po natin itong isalin doon sa sinet aside natin kanina na cake bars. So habang hinahalo natin to at hinihintay natin na kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And syempre, kung gusto mong matutupan ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag napansin nyo po na kumulo na yung ating ube mixture, pwede na po natin tong i-transfer doon sa sinet aside natin kanina na microwavable tub na merong cake bars. Ayan, so lagyan nyo lang yan. In total po, nakagawa tayo dito ng 4 piraso na tig 750 ml na microwavable tub. Hindi ko inapaw o hindi natin nilagyan ng sobra-sobra yung ating mga tab dahil po maglalagay tayo dito ng keso. Yan, so iniwa ko lang po yung keso into cubes tapos nilagay ko lang siya sa ibabaw ng ating recipe. Ayan, so isasalin ko lang to dito mga kakusina at hihintayin po natin tong mag-set at mag-firm, and then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayan na nga mga kakusina, nag-set na or nag-firm na yung ating recipe, kaya naman this time, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos naman po ang ating easy and creamy na ube cheese jelly cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. And kung ube and cheese lover ka, say hi sa ating comment box section. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Oh.